Good morning mga palangga at mga loves sa buong mundo. Ngayon ay ang aking day ng paggawa ng cheesecake. Ayan, at maglalagay tayo mga palangga ng ating apron para hindi tayo matalsikan ng ating pagbabati ng ating cream. Ayan, kumusta naman ang maghapon ninyo mga palangga? Ayan, at ako ay nandito ngayon sa bahay. Siyempre, winter, sa labas, maraming snow. Kaya dito tayo sa loob ng bahay. Ayan, at ito mga palangga ang aking mga ingredients sa aking cheesecake. So, itong ano, ayan, biscuit po yan na na-mixer ko na siya. Ayan siya, ayan mga palangga, oh. Na-mixer ko na yan siya kanina. Galing po yan dito sa ganitong biskwit. Ayan. Ayan, malutong. Dito po yan galing. Ayan. Yan ang ating gagawing pinaka na bottom ng ating cheesecake. Ayan. At yan ang aking mga ingredients. Ayan. May vanilla. Ayan. Sugar. Normal na sugar, konti lang para hindi masyadong matamis. At syempre yung aking lemon juice. Ayan. At ang ating butter. Syempre ang ating cheese. Ayan. So madali lang ang pag-process nito mga palangga. At ito natin ilalagay pag ready na siyang kainin. Pagkatapos nating ma-ref ng at least half an hour or one hour. Ganyan. So, ito mga palangga ang ating paglalagyan ng ating cheesecake. Ito yung pinaka-bottom niya. Yan, hindi na ako maglalagay ng, ano, ng paper dyan para madali na lang pagka ano, naayos na. Tanggalin na lang natin dito at ilipat natin dyan. Alright, mga palangging. Ayan, so napakadali lang ng ating ano, gagawing cheesecake. So, ito mga palangga, o mamaya na natin ni ano siya, no? Ayan, at unahin natin syempre yung pag ano, pag melts ng ating, ano, pagbasa ng butter ng ating biscuit. So, ito po yung butter, ayan. Ilalagay natin yung mahanda tayo ng pamunas para hindi maano, hindi malagyan ng butter ang ating ano, table decoration. Ayan. So, ilalagay lang natin ganyan. Alright. So, ayan po. At itong ano, natirang butter ay i-ano natin, ilagay natin doon sa dito sa Teflon na kanyang ano, paglalagyan. Ayaw ko nang may butter dyan na pumunta sa aking table cloth na yan. So, ilagay natin siya dyan. Ayan. Para-paraan lang yan. Para-paraan lang. Hindi ba mga palangga? At ito may butter na siya. So, ganun lang mga palanggang process nito, ha? So, haluin lang natin yung biscuit na yon. Ayan. At ayan. Sa pinaka ano mo yung cheesecake, yung pinaka base niya. Ayan na siya. Ayan na yun mga palangga, oh. Basa na siya ng butter. Ayan. Hindi na ako mga palangga maglalagay ng ano, ng livatin kung tawagin nila dito. Hindi na ako maglalagay nun kasi ayaw din nila yun dahil galing daw yun sa ano, sa mga balat-balat ng mga animals, parang balbakwa baga. Balat ng elepante, kung kay Manong Renato pa. Pag hindi daw, ano, pag umuwi daw doon yung aming classmate na seaman, pag wala daw dalang, ano, balat ng elepante, palalabad din niya pabalik sa kanyang lugar. Dahil nga, ano, gagawin daw ni Manong Renato na, ano, na balbakwa daw yung ano, balat ng elepante. Naman pag nagbiruan kaming ano, magpipinsan at magkaka-classmate ng mga panahon namin, dekada namin, kung ano-ano na lang yung mga biro namin sa isa-isa.
So, ayan na mga palang. Okay, so, ayan na siya mga love, oh. Ayan. So far, so good na, ano na, basa na siya ng butter. Ayan, so gagawin natin mga loves. Ilipat natin dito. Sandali mga palangga, kailangan ko siguro talagang lagyan yung pinaka-bottom ng paper. Ayan, sandali lang. Yung paper kasi baka mahirapan akong ano. Baka mahirapan ako mga loves na ano, ilipat doon sa dito pag ano. Yan, hindi naka-ready si Nining kasi plano ko na wag ng ano, wag nang lagyan ng ano, ng paper. So, tanggalin natin yan. O, bilog na. Hi! Yan. Lagyan natin siya. Bilisan mo Nining yung pag-cut. Yan. Lagyan natin dyan. So, mabilis lang ito. Bilog lang yan. Yung pinaka-importante, yung pinaka-ano, pinaka-bottom ng ano, kahit po tiflon yan, hindi dumidikit, ay ano, kailangan kong lagyan kasi, yung paglipat dito. Ayan, okay na ito. Alright, yan. Yan, at ibalik na lang natin dyan. Yung pinakailalim lang yung ano, lalagyan natin kasi para hindi ako mahirapan na ilipat doon sa ano, ilipat doon sa paglalagyan niya. Alright! Ayan, diba? Bilis lang. Magunting. Ayan mga love. Pasensya mga love ha. Ayan. Lagyan na lang natin siya ng pinakailalim niya. Ganon. Alright, ayan na siya. Yusin natin kasi para hindi siya mag-ano. Okay na ba? Well, ayun. Itong ating nabasa na na biscuits na di rin makatulog buhat ng iyong lukuhin. Aking katulad mo, tulad mo naman. Eto na mga loves, ang pinaka-base niya. Yan. So, i-spread lang natin dyan. Pwedeng ano, gamitan nyo ng kamay pang gano'n na pag-press, pero sa akin gamitan ko siya nito kahit na nakapaglinis tayo at nakapaghugas ng ating kamay. Gusto ko yung aking ayun, wow, kailangan pantay mga loves ha, pantay yan siya. Ganyan lang ako pag gumawa ng cheesecake mga palangging. Sana'y di maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato. Nako, bigyan mo na lang ng cheesecake yan. Mamaya, para ano, magpusong cheesecake na siya. Hindi na siya pusong bato. So, ayan na mga palangging. At mayroon pa ako dito. Ito yung ginagamit ko sa pagiging chef. Ayan yung ano, yung pang-press. Panghiwa ko yan ng ano eh. Panghiwa ko ng ano, ng dough sa ano, sa restaurant namin. Eh, meron din kami mga regalo pagdating ng Christmas. Siyempre, ang iregalo man sa iyo, yung mga kagamitan rin. Ayan, at na-press natin. Ayan, may base na tayo. Alright, ayan na, wow. Ayan, so ready ng ating ano, biscuit na ano na base, mga palanggi. Ang ganda ng forma niya, oh. Formang ano? Formang guapings. Formang guapings, mga palangga, oh. Kung sa baylihan baga, ano, pag
ano, paglarga ng sonata. Kanya-kanyang ano, agawan kung sinong chicks yung ano, hihilahin sa pagsayaw niya, no? Tapos ito naman mga chicks, umaasa sila na yung hihila sa kanila, yung crush nila. Eh kaso, ang humihila naman sa kanila, yung hindi naman nila crush. Relate ba kayo? Ayan, sure. Relate na relate kayo sa mga sayawan. Ine-expect ninyo na yung hihila sa inyo, yung mga crush ninyo, no? Tapos yun pala, yung kung saan pa yung ano, yung hindi ninyo gusto na makasayaw, yun pa yung humila sa inyo. Kaya, sige na lang, kahit na patalikod na lang yung ano, yung pagsasayaw, okay na lang. Hindi ba mga palangga? Ayan, o gwaping na gwaping yung forma, yung ano, forma ng aking ano, ng aking base. Ayan, alright. Ayan na mga palangga, oh. Naayos na ng base niya. Ayan. Kita niyo ba mga palangga? Ayan ang base ng ating cheesecake. Ayan. So, i-ano muna natin yan. Set aside. Yari na yan mga loves. Diba ang bilis lang? Ayan. Mabilis lang yan. Gagawin naman natin yung ano feeling niya sa taas. Yung cheese na. Ayan. So, parang sobrang dami nga itong ano ko. So, dalawang flavors, mga loves, oh. Isang citron at isang apelsini. Kumbaga, pungkan at saka lemon. Yan, para ano, para yung ano niya, yung lasa. Masarap. Ayan. Kita niyo mga palangga, oh, yan. Ayan po yung ating cheese. Ayan, so, gagawin na lang natin palangga yan. Lalagay natin dyan. Fresh cheese po yan, no? Sarap. Yan. Ganito pa lang mga palangga, ano na. Masarap na siya. O, yan. Yan. Masarap ang ano ang kalalabasan nito mga lalabs. Kasi ano, dalawang flavor siya. Yan. Pag ako gumawa ng mga ganitong mga dessert, kasi sa work, sa trabaho na minamanager, minamanageran ko, lagi akong gumagawa doon ng cheesecake para sa aming ano, pagbibenta din sa aming mga customers pagkatapos ng lunch. Yan ang opera ng cheesecake at masarap na cappuccino. Ayan, mga loves, oh. So, tumalsik, ah. Pagkatatalsik. Ayan, mga loves. Pagkatapos niyan, ilagay na lang natin, mga love, yung kunting sugar. Ayan. Kunting sugar kasi ayaw nang matamis. Tapos, ito ang tinatawag, mga palalabs, para mas maano, mas maganda yung mixture niya. Itong tinatawag na confectioner's sugar. Yan. Mayroon akong menu eh. Confectioner's sugar. Ang tawag namin dito ay tumosokire. Ayan. So, lagyan natin yan mga labs. Powder na powder yan na sugar. Ayan o. Parang gaw-gaw na siya. Ayan. Lagyan natin siya ng dalawang kutsara lang. Kutsarita. Ayan. Ayan. Tapos yung ating vanilla. Ito na rin yung gagamitin natin para wala tayong maraming ugasan. Ayan. Isang kutsarita na vanilya. Yan, yan ko na ilagay. Pagkatapos yung mga palalabs, yung lemon juice. So, ito, squeeze natin. Isang buo ito mga palangga. Itong natira kasi ayaw ko naman ng sobrang asim. E ito lang, konti lang yung ano. Squeeze natin siya. Masarap ang kalalabasan ng ating cheesecake mga loves. Yan. At na-squeeze na natin. Hindi kaya masyadong maasim ito. Tantyahin ko na lang mga loves.
kasi ayoko na masyadong maasim. Ayan, meron pa natira mga dalawang kutsarang malaki. Alright. Pagkatapos niyan mga labs, ayun na yung ating pag. Kompleto na, no? Yan. Pag mimixed. So, imimixer na natin. Alright. Numero uno muna. Huwag tatalsik. Yan lang mga labs, hindi ba? Napakadaling gumawa ng cheesecake. Ayan. Kailangan halo mabuti. Simot sarap ito mga palangga kapag ako gumawa ng masasarap na mga dessert. Ayan. Pagkatapos natin maiano doon, mailagay doon sa base niya, lagay natin sa ref. Wala ating oras, ganun. Or 1 hour. Ayan, may masarap na tayong cheesecake. Ayan. Look at that. Yung mixture niya. Ayan. Ang bango. Naamoy ko yung ano. Ang bango, parang royal. Kasi ano, may lemon, may vanilla, may little sugar, may confectioner sugar siya. Ayan, wow. Nagmo-moist na siya. Tapos dalawang klase ng cheese. Tapos ito, toppings natin mga palangga, raspberry. Kuha ako sa ano, sa freezer ko. Marami ako. Tapos may mga blueberry din. Ayan na siya, wow. Malapit na siya. Malapot na mga labs. Ayan. Kita niyo mga palangga? Diba? Okay na yan. Oops. Itong ano. Kapag nandito sila lab, tapos gumagawa ako ng mga icing, ganon. Lagi ko yung binibiro. Oh, dila. Nakangiti naman, yuhom naman yun. Di man yun magdila. Kagawin ko, kukuha ng kutsara, tapos sa sandok doon yun. Tapos, wow! Nam. Oh. Pero dapat, bago dila-dila mga lalabs, tanggalin sa ano, kuryente, ha? Baka mamaya, sa pagdidila ninyo, biglang napindot yung power. Ayan, si Dila. Walay nga nga ang labas. Kaya mabuti patanggalin na natin. Ayan mo na doon. Alright. So, i-ano na natin mga lalabs. Ayan. Ilagay na natin doon sa ating. Din ako mga lalab naglagay ng ano ha. Ng gel. Levatin. Kung tawagin nila dito. Ito mga palangging yung tinatawag na leva. Na leva. Levatin. Ayan. Kita nyo yan. Ayan. Yan yung pinaka ano jelly jelly niya sa taas. Ayan. Bumili ng bago, tapos mayroon pa pala ako dito, hindi ko nahanap. Ganito yan mga palangging. Ang levatin na yan, ganyan siya oh. Para siyang salamin. Ayan. Para lang siyang mga salamin, hindi ba? Yan ang levatin, yan. Yan, ilalagay mo lang yan sa ano, sa cold water, yan. Tapos, ilang piraso pa to. Tapos patagal sa cold water, ganyan. Tapos lalambot siya. Pag malambot na, ihalo dito sa minix natin dyan. So ito yung pangpaano niya sa taas, yung parang pinaka-gel. Kaya lang ayokong ano, maglagay. Kasi nga balat daw ito ng baka. Meron pa dito isa. Balat daw ito ng baka. Mga basa, mga balat daw yan eh. Ayaw naman nila yan. Ito, tas, hindi ko nakita dito. Ayan o, anim. May anim pa dyan. Tapos bumili ng bago. Sabi ko, sa sunod ko na lang na paggawa ng cheesecake. I-ref na natin. Tapos, yari na. Tapos na tayo sa ating paggagawa ng ating cheesecake. Ayan. Ay, wag yan kasi ayaw ko nang may... Oh, kuha tayo ng bago. Kay Rami ng pag-ibig. So,
Ayan, at ilalagay na natin ang ating mixture sa itaas. Ayan. Sobrang sarap, mga loves. Ayan na siya. May cheesecake na tayo. Alam niyo, mga loves, sa trabaho ko, gumagawa ako ng brownies. Ayan, mga iba-ibang klase ng mga cake. Nauubos yun. Tapos, ang kapital namin, hindi naman yun masyadong mataas yung kapital niya. Pero ang tubo namin, malaki. Kaya, tuwang-tuwa yung aking amo, ang aking boss. Dahil, marami kaming, benta. Siyempre, bibili kami ng mga products sa tawag namin tuko. Tuko dito yung, mayroon kaming nakarehistro yung company doon. Tapos mamimili ka doon, yung mas mababa ang price. Ayan. Kaya tuwang-tuwa yung yung boss namin dahil marami kaming benta. Kasi syempre, kapag manager ka, kailangan mo talagang mag-isip kung yung mga pwedeng mabenta ninyo, madadagdag sa sa negosyo para kumita. Syempre, yung sahod ng mga employee namin, kailangan makuha din yan sa Wow, ayun na siya, mga loves. Mamaya lang may cheesecake na tayo. Na masarap. Ayun, wow. Ngayon pa lang na naamoy ko na yung bango. Amoy siya ng lemon. Tapos amoy ng pungkan. Ayan, vanilla. Wow. So, ayan lang, mga love. Pagkatapos, yarina. May cheesecake na tayo masarap mamaya pag napalamig na natin. So, no baking. Ayan, wala nang baking yan sa oven. Kasi, yan. Walang hilaw dyan na, na mga staff. Lahat yan, Wow, diba? Napakita ko sa inyo, mga palabs, yung yung resulta. Yung na filing na natin yung yung ating mixture. Ang bango! Alright, ayan. Okay. Mamaya, off the camera, didilaan. Didilaan ko yan. Sisimutin ko yung mga yan. Off the camera para hindi ninyo makita na doon naman akong ayam na nagdila-dila. Ayan na, mga loves. Oh. Ayan ang ating filing ng ating cheesecake. Ayan. At ipapalamig na natin yan. Tapos lagyan na lang natin ng decoration sa taas. Ilalagay na natin sa ref. Ganyan lang ka-easy, mga loves. Ayan. Ito, pag ganyan, ayaw kong gamitin itong niya. Itong lagari niya dito. Ayan, may lagari siya dyan. Eh, pag ako gumagamit, gusto ko yung hinahawakan ko yung rolyo niya para mas easy. Ayan. So, ganyan lang, mga loves. Tapos ilalagay natin sa ref. Mga yan, half an hour, 1 hour, pwede na. Ayan. O, diba? Napakadali lang, mga lab. Wala pang 10 minutes or 15 minutes. May masarap ka ng cheesecake. Ayan. Alright. At, yari na yung ating cheesecake. Ayan. At ilalagay na natin sa ref. Para mamaya ay mayroon tayong pang-dessert with a very, very good cupping barako. Ayan. Black coffee. Coffee is life. Hindi ba, mga loves? At ilagay na natin sa ref yan. At ito na, mga palangging, ang ating finished product. Ayan ang ating cheesecake na ginawa kanina. Ayan na po, after 1 hour sa loob ng ref. At ayan na siya. Ang sarap at ang bango-bango. Ayan. Raspberries and blueberries. Ayan po, di ba? At itong maliliit na mga
bits ng raspberries. Ayan yung aking kinalat dyan sa kanyang gilid. Ayan, at ready na daw ang aking dalawang palalab na tikman ng ating masarap na cheesecake. Yung lemon flavor at saka yung mandarin flavor na cheese. Ayan, at ating ikakat na yan mga palangga para matikman na natin at mayroon na tayong coffee na masarap ngayong hapong ito. Ayan, dali na at sabay-sabay na nating ikat yan at nang makapagmerienda na tayo. Ayan, mga palangga, ang ating, pakita na sa camera ang ang gumawa. Ayan, ang ating cheesecake na ginawa kaninang umaga. Ay, hindi na pala umaga yun, halos kalahating araw na. Huwag ka mag-slide. Ayan, hindi ba't napakasarap ng cheesecake na yun. Ayan, So, raspberries and blueberries yung ating ilagay sa taas. At ating ikakat na yan mga palangga para makapag-kapi-kapi na tayo. Ayan, yung kape ready na. Ayan. At yan na po siya. Hindi ba at ikakat na natin? Ayan. Alright. Ikakat na natin mga palalabs yung ating masarap na cheesecake. Ayan. Wow! Ayan. Mukhang malaki yung cut ko ah. Alright. Ito na po ang ating masarap na cheesecake. Ayan. Taran! Wow! You see, mga palangging? Alright! Sino ang unang subo? Ayan! Sumuba na, di ba? Napakasimple lang gumawa ng masarap na dessert kapag gawin natin. Ayan, sa restaurant namin. Sobrang dami na iba't ibang klase na ng mga cheesecakes, mga flavors at mga cakes. Kung ano-ano pa ang nagawa ko. So, ayan po, napakasarap, diba? Homemade pa. Ayan. Dali na at subo na. Kakain na tayo. Ayan, at ikakat ko pa si yung aking dalawang palalab. Ayan. Kakat ko, yan. Masarap yung ating cheesecake. Mukhang malaki yung nakakat ko ah. Yan. Simple life. Simple life lang mga loves. Yan. Yan. Oh, madali namang bumili sa supermarket ng mga ready na mga desserts. Kaya lang mas maganda yung ikaw ang gumawa. Kasi syempre, bukod sa masarap na, tapos makakapamili ka pa ng mga flavors na gusto mo. At higit sa lahat ay ginawa ng may pagmamahal. Hindi ba? Kaya syempre simot sarap at masarap talaga pag tayo ang gumawa ng ating mga desserts, ng ating mga drinks, ng ating ice cream, ng ating mga foods. Ayan, mga ulam. Siyempre, malinis na, sigurado pa. Swabing swabe, sabi nga, di ba? So, ayan, at kukuha pa tayo na isang platito para pa sa, kasi tatlo kami. Ayan. Dali lang. At ang aking platito pala ay kulang. Ayan, ayan. At siyempre, andito na, ayan. At ikakat ko pa yung isang cut pa. O, tapos niyan mga palangga, may matitira na dalawang slice na malalaki. Mukhang malalaki kasi yung aking cut. Kaya lang, syempre, no problem yan kasi ubos yan. Kasi ako ang gumawa. You see? Wow! Ayan. At may natira pa tayong malaking dalawang slice pa yan or tatlong slice pa.
Ayan. Diba? Napakasimpleng, napakasimpleng recipe lang at napakadaling gawin. So, gawa na kayo mga palangga ng inyong cheesecake para ano, mayroon ng makain ang inyong mga palalabs at siyempre kayo din. Alright, mga palangging. So, dali na kayo at tayo ay magkakape na. Ready na yung coffee natin at umpisahan na natin ang ating masarap na cheesecake. Alright? So, maraming salamat sa patay ng mas marami pang mga activities sa buhay natin ngayong winter dito. Alright? Ayun. Okay, pili na kayo mga palalabs ng inyong mga, ano, mga slice. Yan, ano gusto niyo? Ayan, sige. Kuha lang. Mm-hmm. At may natira pa tayo. Ayan. At yan na po yung ating masarap na cheesecake na ginawa natin ngayong araw na to. Alright. Sige, bago tayo mag-ending ng ating video, mga palanggas at mga lalabs sa buong kalibutan, ayan, at ino-offer ko sa inyo ang mga slices na yan. Sige, kuha na kasama ng isang tasang kaping barako. Umupo na sa inyong mga upuan, itaas ang mga paa. At nang tayo ay sama-samang kumain ng masarap na cheesecake. Ayan, at may tira pa bukas kung sino ang maunang magising at magbukas ng ating refrigerator. Ayan, at nakabungad ang malaking slice na tira. Welcome sa aking kusina, mga palalabs. Ayan ang gumawa ng masarap na cheesecake. Oh, display pa more. Okay, i-cut mo na yan. Oh, hindi ba? Napaka-attractive tingnan. Okay, ready to put yan sa rep. Mix, mix, blend, blend. Alright, at bye-bye mga palangging.